Magandang araw mga tol, may payag si former Unified Champion Kit Thurman kung sakaling aakyat daw ng division si Errol Spence at ibabakante ang kanyang tatlong titulo. Maghahanap daw ng paraan si Thurman para maging champion ulit sa welterweight. Pero mas gusto pa rin daw niya makuha ang belt laban sa champion. Hindi daw gusto ni Thurman na makuha na lang ang bakanteng belt. Pero wala na daw magagawa si Thurman kung ibabakante ni Spence ang belt. Kung makikita natin sa ranking mga tol, number 1 si Thurman sa WBC, number 2 si Beryl Ortiz, number 3 si Harun Boots Ennis. Kung sakaling ibakante ang WBC, kailangan maglaban dito si Thurman versus Beryl Ortiz. Ang problema lang dito magkaiba ng istasyon. Lumalaban si Beryl Ortiz under ng The Zone, samantala si Thurman under ng PBC. Kaya mas madali pa rin maikasa ang laban kung si Thurman versus Harun Boots Ennis dahil parehas under ng PBC promotion. Hindi kasi maganda ang karera ni Thurman sa loob ng 5 taon mula 2017 hanggang ngayong 2022. 4 na beses lang na palaban kontra kay Danny Garcia, Jose Cito Lopez, Manny Pacquiao at kay Mario Barrios. Dahil sa mga injury ni Thurman, malaki ang nagbago sa kanya. Pero sinabi naman ni Thurman, 100% na daw ang ngayon ang kanyang kondisyon. Kaya gusto niya lumaban ng 3 beses sa loob ng 1 taon. Sa ibang banda, Oscar De La Hoya, aminadong mas mahirap kalaban si Terence Crawford kumpara kay Errol Spence. Mas mahirapan umano si Beryl Ortiz kay Crawford. At mas madali naman sa kanya laban kay Spence. Pero sinabi din ni Oscar De La Hoya, nakanda naman daw si Beryl Ortiz kahit sino sa dalawang champion. Sa ibang banda naman, Lomachencko, may mensahe kay Tank Davis. Wika ni Loma, hindi pa daw napapalaban si Tank Davis sa mga top fighter sa 135 pounds. Kahit babalikan umano ang resume ni Tank Davis, wala daw makitang top fighter sa kanyang kartada. Magaling daw si Tank Davis pero gusto ni Lomachencko, lumaban naman si Tank Davis sa malakas. Sa mga hindi nakakaalam mga tol, 3 fighter lang ang nakalaban ni Tank Davis sa 135 pounds. Ito nga po si Yoryorskis Gamboa, Pitbull Isa Cruz at si Rolando Romero. Si Gamboa wala na sa kanyang prime at patapos na ang karir. Masasabi natin na si Pitbull Cruz ang nagpahirap kay Tank Davis sa 135 pounds. Kung ang isang katulad ni Pitbull Cruz, napapatras niya si Tank Davis. Paano na lang kung lumaban si Tank Davis sa mas malaki, malakas at mabilis tulad ni Ryan Garcia o kaya laban kay Devin Haney at kay Lomachencko. Kaya gusto ni Lomachencko, makitang lumaban si Tank Davis sa mga top fighter para makita ang tunay na abilidad. Pero mukhang mahirap ito mangyaring mga tol dahil mahigpit ang promoter ni Tank Davis, lalo na kung ibang promotion ang kalaban. Gusto ng Mayweather promotion na laging yamado si Davis at sureball ang panalo. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.